Guys, welcome back to my channel. In this vlog, sishare ko sa inyo yung pag-purchase ko ng bagong tires kasi luma na yung tires for the Montero Sport. So medyo luma na yung tires natin, so kailangan nating bumili ng mas magandang brand para ma-improve yung ride quality as well yung kanyang looks. After ako mag-canvas, I decided to go dito sa BCC Wheels sa Banawe kasi meron silang available na tires na gusto ko. Makita nyo, maganda yung shop, meron silang waiting area, tapos marami kang selection, and then naka-arrange yung wheels and tires according to the vehicle na paglalagyan nyo. As a backgrounder, nag-research ako at marami akong pinagpilian na mga brand ng tires. Number 1 yung Nitto Ridge Grappler, tapos yung BFG KO2 at saka yung Toyo Open Country RT at yung Falcon Wildpig 83W. And through extensive research, ang nagustuhan ko itong Nitto Ridge Grappler. Ang specific size na gusto kong ikabit ay itong 275/55 R20. As against doon sa nakakabit ngayon na 285/50 R20. Meron silang wide selection of tires dito from Nitto's, BF Goodrich, Toyo's, and Cooper tires. Ang nagustuhan ko dito sa BCC is malinis siya at saka very organized yung shop. And they are known for pagkakabit ng malalaking sizes from 22s up to 26 na kinakabit dun sa mga SUV na malalaki like yung Escalade at yung Navigator. At kung gusto mong mag-Euro look, meron sila dito. At ito yung isa sa pinagpilian ko, yung BF Goodrich KO2. But in terms of look, nagustuhan ko itong Nitto Ridge Grappler kasi mas aggressive yung look at saka hybrid siya as against dito sa 80 na BFG. At meron din silang stock dito ng Nitto Ridge Grappler na made in USA. But ang gusto ko is yung made in Japan. By the way, yung made in USA is mas mahal ng konti. Unang inialok sa akin yung 2022 ang production date. Pero hindi ako pumayag. So nagpahanap ako nung 2023 na production date. Ang kagandahan dito sa Nitto Ridge Grappler, meron siyang dual sidewall design. Yung isang side niya is bahalok, tapos yung kabilang side is more aggressive. So kung nagsawa ka, pwede mong ibahin yung look. So pagpapalitin mo lang yung sides. May experience na rin tayo sa Nitto. Dati kasi yan yung nakakabit sa aking Trailblazer, yung Nitto Terra Grappler. So in terms of performance ng Nitto, subok ko na yung performance niya. Maganda yung kanyang quality. Pero itong Ridge Grappler na ikakabit natin ngayon is hybrid tire. So it's in between the 80 and the MT. Ang benefits nun is you get the aggressive look of the mud-terrain tires and good road manners of the all-terrain tires. And based on the reviews nitong Ridge Grappler, because of its variable pitch tread pattern, tahimik siya kahit aggressive yung look. So ito na yung stock na pinahanap ko. By the way, this is 6-ply as against dun sa 10-ply na nakakabit ngayon. Ito yung non-LTE version na mas magaan siya at mas soft yung compound. Compared dun sa 10-ply na ginagamit usually for off-roading or hauling. Importante din na tingnan ninyo yung ply rating ng tires nyo kasi yung iba bumibili nagre-reklamo patagtag kasi they are using 10-ply. And malaki ang effect ng ply rating since the higher the number, the more layers yung tires and it becomes more stiffer. So kailangan mo ding malaman yung purpose mo. Kung yung car mo is for city driving lang at hindi ka naman nag-go off-road, so okay na yung 6-ply to 8-ply for daily driving. So sa pagbili ng tires, kailangan alam nyo din yung production date. In this case, ang production date niya is 25th week ng 2023. So yung 25 weeks divided by ng 4 weeks a month, that's about 6 months. So June of 2023 ang production date nito. Okay, let's move on na sa installation process. As you can see here, medyo nababaitan ako sa itsura nitong Monsta.
So, kailangan ko ng more aggressive look this time. Para mag-complement siya dun sa design ng Max na parang merong rivets. At gusto ko rin kumapal yung sidewall, so I changed the tires to 275/55 R20 doon sa dating 285/50 R20. So mas makapal siya ng about 1.4 inches compared sa stock and about 0.7 inches from 285/50 R20. So natanggal na yung gulong sa harap, so ikakabit na natin yung bagong tires. Ang una nating i-mount yung tires dito sa harap kasi yun ang ating susukatin kung may sabit. I'm sure merong sabit yan kasi mas tumangkad na yung tires. At by the way, since matagal na din itong tires, pinapalitan ko na rin yung kanyang pito kasi yung pito niyan, lumulutong yan as the time goes on, no? So, 100 pesos lang naman yung isa, so pinapalitan ko na yung apat na pito. For safety na rin yun, kasi pag tumagal, nakakaroon ng singaw dyan eh. So, ito na yung pinamamount na natin, itong Nitto Ridge Grappler. So, ang nakalabas na side, yung baha look na side. So, ito yung likod na pattern ng sidewall. Medyo aggressive yung design niya. Ito na yung itsura naman nung sa labas niya. And ang nagustuhan ko dito ay kamukha niya yung Nitto Trail Grapplers na MT version nito. So nawala na rin yung white letters doon sa sidewall. Nakakasawa na rin eh, so mahirap ding i-maintain. So after ma-mount yung tires, kailangan mag-high speed wheel balancing. Ngayon nasa 1.75, kailangan mag-0-0. So naglalagay siya ng tingga ngayon. So magaling yung nag-wheel balance dito kasi based on my observation, isang position lang yung nilagyan niya at nag-0-0 kaagad yung sa wheel balancing. So ibig sabihin, balance na siya. By the way, yung wheel balancing nga pala dito is libre na kapag bumili ka ng tires. Okay, yung next step naman natin, ikakabitan natin dito sa harap para ma-check natin kung may sabit dun sa harap at saka dun sa bandang likod. So ini-expect ko na may sabit yan pag nag-full turn kasi lumaki yung diameter. As expected, meron nga siyang sabit kapag ka nag-full turn dito sa may likod o sa may mudguard area at saka dun din sa bandang harap ng fender, no? So kailangan nating i-adjust, so itulak yung fender liner paloob para walang sabit. So magtabas tayo ng konti. Kahit i-lift mo siya, meron siyang konting-konting tabas na kailangan gawin. Dati na akong nagtabas nung nakakabit pa yung 285/50/20. So ngayon talagang kailangan ko magtabas pa ng konti kasi kumapal nga yung gulong ng konti. Kung ayaw nyong magtabas, ang safest size 265/50 R20. So walang sabit yan, so parang plug and play siya. By the way, wala siyang body lift ha. So while waiting doon sa magtatabas ng fender, pinakalas na natin itong mugs dito sa likod. So normally kasi kapag okay naman doon sa harap, yung sa likod wala namang problema. So isasalpak muna lang yan dyan. Since malaki naman yung clearance dito sa likod, so walang issue dito na sa sabit. So before remedyuhan yung sabit, check natin yung fitment niya. If you compare mo doon sa 285 na dati kong gulong, medyo pumasok siya ng konti, pero konting-konti lang. Ang very noticeable yung increase ng kanyang height. So mas malaki na siyang talagang tingnan. And before I forget, dapat tingnan nyo rin yung tread wear and load index ng tire. Dapat specific siya sa vehicle mo. Yung ply rating na sinasabi ko kanina, wala siyang epekto sa tread life ng tire. Ang titingnan ninyo yung tread wear rating niya. The higher the number, mas mahaba yung tread wear life niya. Okay, simulan natin yung adjustment dito sa fender liner. Meron kasi akong mudguard sa harap, tinanggal ko muna. And then ngayon, ang kailangan na lang niyang tanggalin itong mga plastic screw para ma-adjust niya yung sa likod niyan, magtatabas ka. And then itutulak mga yun yan para hindi sumabit yung gulong. So magkakat ka lang ng konti yung sa plastic yan.
Kasi plastic lang naman yan eh. And then, after that, ipupush mo ngayon yung cover na yan. Yan, no? Ipinupush niya na ngayon na ganyan para hindi sumabit. So, kailangan pa rin niyang painitan. So, anyway, ibinalik muna niya yung screw and then papainitan niya ng konti para maghulma. So, dito gumamit siya ng heat gun para lumambot ng konti yung fender liner para maitulak mo ng konti para mas malaki yung clearance. So, once na maitulak mo na yan, yan, meron siyang basahan kasi mainit yan, itutulak na yan. So, okay na yan. Then, dito sa harap, tatanggalin mo rin yung mga screw and then, i-cut mo ng cutter yung plastic dun sa loob para maitulak mo yung fender liner. So, ganun lang kasimple ang mag-adjust niyan. So, tapos na. So, check natin kung may sabit pa rin. So, dito, pagka nag-turn ako ng pakaliwa at saka pakanan, malaki na yung clearance niya. So, wala na siyang sabit. So, check natin dito sa harap. Yan, meron na siyang clearance. Kanina, masikip yan eh. So, ngayon, so, maluwag na siya. So, pwede nang itakbo ng maayos. After makabit yung sa left, dito naman tayo sa right. So, same procedure din. Makita nyo, malaki na rin yung clearance niya. Wala na rin siyang sabit. So, okay naman yung pagkaka-adjust ng fender liner. Okay, nakabit na yung center cap. Ang first impression, ang ganda ng inilaki niya. Naging parang beefy yung look niya. So, yung aspect ratio na 55 translates to a higher sidewall kasi yan yung ratio ng width doon sa height ng sidewall. In my next vlog, itetest ko siya kung ano yung overall ride comfort niya, ano yung performance niya pagka yung hot weather at saka kapag yung umuulan o basa yung kalsada. So, yan, nakauwi na tayo. So, ang first impression ko dito, yung tires talaga can change the look of your car. Ngayon, naging more aggressive yung look niya. But clean pa rin naman siya. Hindi naman siya overboard na super rugged. Ang unang impression ko dito, super tahimik yung tires na to. At first glance, you will conclude na maingay siya kasi aggressive yung tread pattern niya. Ang ganda ng technology ni Nito, how they design that tread pattern to reduce the noise. At dun sa short drive ko pa uwi, napansin ko yung ride comfort niya. Ang layo dun sa Monsta, parang night and day ang difference nila. At ang isa pang magandang option in terms of comfort, yung Falcon Wild Peak 83W. I think maganda rin yung ride comfort niya. Yun kasi is all-terrain as against dito sa RT na nasa gitna ng all-terrain saka mud tires. So, depende rin yan sa looks na gusto mo saka preference mo. Kasi yung pinagpilihan ko na Falcon Wild Peak, parang nababaitan ko sa tread pattern saka sidewall niya. Ito kasing Ridge Grappler is a perfect balance between ruggedness and ride comfort na gusto ko. So, I made a few clips ng iba't ibang angle para makita ninyo. And before I forget, ang price niya nga pala is about 18,000 pesos per piece. So, depende na lang kung how you negotiate sa mga discount. So, nag-canvas ako, itong sa BCC ang pinakamura. Kasi yung iba nasa mga 20, 24, 25,000. Pero honestly, ang ganda ng ride niya. Nawala yung mga vibrations ko dati, yung harshness ng ride. Lumambot yung manibela, ang sarap niyang i-drive para hindi siya nakakapagod. So sa tingin ko,
sulit yung goma na ito. At saka ngayon, parang kukonti pa lang ang nagkakabit nito kasi karamihan sa mga naka-fuel contra na mags na katulad itong sa akin, ang nakakabit na goma is yung Monsta Terrain Gripper. Meron din ako nakita na naka-BF Goodrich, meron din ako nakita na AMP Terrain Attack, at itong nito Ridge Grappler, wala pa nagkakabit. So feeling ko bagay siya. Para unique din kasi ang dami na rin nakakabit ay Monsta Terrain Gripper. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!